guys, and welcome back to my channel. So for today's vlog, ang pag-uusapan naman natin is all about yung mga baby items na super sulit for me. Kasi I'm seeing across YouTube yung mga items na parang they regret buying. So syempre, ako naman, parang para maiba lang, di ba? Ang ipapakita ko sa inyo is kung ano yung mga sulit items na meron yung baby ko. Hindi ko masabi na binili ko kasi yung iba dito regalo at yung iba naman dito binili ko. So umpisahan na natin. Ang unang-unang item na sulit for me is itong baby lampen from Enfant. Well, kahit anong lampen, yan, ganyan siya. Alam nyo guys, ang baby ko ngayon is 1 year and 2 months na. At from the time na pinanganak siya, gamit-gamit ko na to. At alam nyo kung ano maganda, kahit gano pa siya laban, hindi pa siya nasisira. Ano ba ang mga gamit nito? Simula ng baby pa yung anak ko, ginamit na niya to pagkapag nagpapaburp ako. So, nandyan. And then next, pagka halimbawa ipapasa ko siya sa ibang tao ng baby siya, ginagamit ko to para pangtahe, para hindi dumikit yung amoy ng tao nagbubuhat dun sa anak ko. Usually, pagka walang ganito kasi, kumakapit yung amoy dahil syempre pag matatanda, di ba may iba-ibang amoy na yan. Either amoy ng panlaban ng damit, amoy ng pabango, at lalo na yung mga ganong chemical, syempre hindi pa siya safe for mga newborns. So, okay gumamit nito. At ngayon na malaki na yung anak ko, grabe, pinangsasapin ko naman to sa likod niya. Pag pinagpapawisan kasi malikot na siya, laro na siya ng laro. So para sa akin, sobrang sulit dito kasi ang tagal ko na siyang ginagamit tapos hindi pa siya ganun nasisira at sobrang useful niya talaga. Ang next naman na sulit na binili ko is itong Sanicare baby wipes. Okay, so I know maraming wipes sa market or sa mga kung saan mang baby store. Bakit ito yung pinakasulit for me? Kasi guys, alam nyo ako yung mommy na mahilig mag-canvas. Bago ako bumili ng mga items, minimake sure ko na if it serves the same purpose, ang mahahanap ko ay yung pinakamura. If it serves the same purpose, meaning halimbawa itong baby wipes, para saan mo ba siya gagamitin? Sa puwet ng anak mo, di ba? So kahit ano pang tatak niyan, basta yung mga ingredients niyan ay yung mga allowed at hindi masama sa balat, ang hahanapin ko ay yung pinakamura. Wala sa akin kung ano yung tatak. At base sa lahat ng kinanbas ko, ang pinakamura is itong from Sanicare, which is 78.25 pesos for 80 sheets. So yung iba kasi 60 lang, 50, medyo maliit siya. Tapos ang gusto ko pa dito, hard yung pang-open niya. So hindi basta-basta natatanggal yung dikit ng sticker. Unlike yung mga iba na yung pagka yung parang sticker lang, 'di ba pag ilang bukas mo noon, maya-maya matatanggal na. So pag naiiwan mo siyang naka-open, natutuyo din yung wipe sa loob. So yan. Very okay sa akin to. Kasi ito naman is ginagamit namin for travel lang. I mean, halimbawa lalabas kami ng bahay, tapos mapupo siya. So ito muna yung ginagamit ko. Lalo syempre, ang hirap naman maghugas ng puwet ng baby sa lababo sa public place. Kasi minsan madami yung lababo, lalo na pagka sa mga malls, di ba? Minsan hindi ganun kalinis yung lababo. So ayoko naman ilapag doon yung anak ko. Pero syempre, pag nasa bahay, diretso na sa CR, tapos wash na siya, parang normal na tao. Ang next naman na sulit na binili ko is itong pigeon na baby bottle na, ayan, kita nyo, kakagamit lang ng anak ko. So ito, alam nyo kung bakit siya sulit. Kasi, binili ko to, ang baby ko ay magsi-6 months. Tapos, ang presyo nito, kung hindi ako nagkakamali, it's less than 250 pesos. Parang 229? Hindi ako sure ha. Basta less than 250 pesos. Tapos, alam nyo kung bakit ko gusto. Kasi yung nipple niya, hindi ganun kalakas yung flow. Ang anak ko kasi, sobrang lakas dumede. Yung, pag yung isang pigeon yung ginagamit ko, which is, papakita ko dito yung picture, pag yung pigeon na yan, parang wala pang 2 minutes, ubos na yung gatas. So yung anak ko, naghahanap na naman. Unlike to, yung flow nung sa nipples niya, parang very slow or parang tama lang na yung 6 ounces na iniinom ngayon ng anak ko, parang nagtatagal sa pag-inom sa kanya ng mga 5 minutes. Which is more okay kasi yung pagkain niya, parang hindi siya agad dumidiretso siya sa tiyan. Nalalasap niya pa, tapos hindi na siya naghahanap pa ng kasunod. Kasi syempre, very strict kami sa number of ounces na iniinom ng anak ko. Kasi nga, parang minemaintain namin yung weight niya. Kasi nung baby siya, parang overweight siya. So kaya gusto ko to. At sobrang mura, di ba?
So, next sa baby bottle is itong milk dispenser na to. Guys, kung napanood niyo yung vlog ko, which I will link above, yung sa mga bagay na dapat niyong bilhin pagka bago kayong mga anak, ito, sobrang dami nagtatanong nito. At guys, sasabihin ko sa Robinson's department store ko lang siya binili or basta sa Robinson's baby section, itong milk dispenser na to. To date, meron akong 4 milk dispensers at ito ang pinaka the best for me. Alam niyo kung bakit? Syempre guys, 'di ba? Pagka tayo kulang-kulang tayo lagi sa tulog, lalo na at ang mga anak natin ay baby pa. So sa gabi, 'di ba? Sobrang hirap nagigising ka para magtimpla ng milk, lalo na kung hindi naman ikaw sinuwerte na meron kang milk supply galing sa iyo. Itong milk dispenser na 'to, kaya ko siya gusto kasi bawat isang lalagyan, meron siyang sariling labasan. So, halimbawa, ito, nakalagay na. Hindi ko na siya kailangang ilipat kagaya ng ibang milk bottle na i-transfer mo pa, tapos lalagay mo yung takip dito para ito yung nasa ibabaw. Kasi, kada bukas mo, ito naman yung next at may sarili din siyang labasan. So, sobrang sulit nito. Pati yung shape niya sa taas, medyo pa ganun siya. Kaya yung bagsak ng gatas tuloy-tuloy, hindi kagaya ng iba na pagka-flat, kailangan mo pang itaktak na ganun kasi naiiwan sa gilid. So, ito, biruin nyo ha, tignan nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero yan. Ito is parang 3 times ko nang ginagamit. Yung mga ibang milk dispenser, pag 3 times ko nang ginagamit na nilalagyan ng powder, dumidikit na yung powder sa loob. Ito, pagka na-dry siya properly, napunasan properly, 3 times ko nang ginamit pero sobrang konti lang ng milk residue dito sa loob ng lalagyan. Kaya sobrang best to for me at kung hindi ako nagkakamali, alam niyo yung presyo niya guys, less than 200 lang, parang 150. Pero yun yung ganun kamura to. Eh yung iba na mga binili, parang meron kami nung parang Nook. Yung Nook parang 500 pesos. Eh, grabe. Alam nyo yun, kailangan ko pa siyang ilipat-lipat pagka madaling araw, alam mo yun. Eh, ang hirap. Lalo na pagka grogge-grogge ka pa sa pagkakatulog mo, tapos gigising ka, ililipat mo pa, di ba? So ito, I would really recommend this milk dispenser. Next, ka-family ng mga milk bottles at milk dispenser is itong sterilizer. So itong sterilizer is regalo kay baby ko. So it's Chico. Chico ba or Kiko daw yung tawag? So ito, sobrang gusto ko to. Kung hindi ako nagkakamali, this is parang 3-in-1 sterilizer ng Chico. So, alam niyo kung bakit ko to gusto. Well, simula ng pagkaanak sa baby ko, ito na yung ginagamit niya, di ba? So, bakit ko siya gusto? This is the full sterilizer. So, ito, it can take up to 6 to 8 bottles at ako hindi ako nagkakamali. Ako kasi hindi ko sinusunod eh. Kumbaga, kung kasha, ilalagay ko. Yan. So, ang dami mo may sterilize. Pwede to pag nasa bahay, di ba? Pero kung halimbawa, magta-travel ka, pwede mong tanggalin itong body at ipatong mo siya dito. Ganito siya, kaliit at ka-portable. So, pwede mong gawin to, dalin mo pag magta-travel kayo para at least, di ba, maliit lang siya. Pero, ang kasya lang dito is 3 bottles at a time and yung mga kasamang accessories. Meaning yung chupon, yung pinaka-cover. So, yan, ito. Pero, bukod dito, meron pa siyang isang way na pwede mong gamitin, which is itong pinaka-base, tapos itong ibabaw lang na magkasama, at ito. Ito naman is microwavable. Kumbaga, pwede mo siyang painitan sa microwave. So, ito, mas sobrang handy. Kumbaga, parang tinanggal mo yung pinaka-machine para ito na lang yung dadalin mo. Although ito, hindi ko pa tinatry kasi syempre, di ba, marami nagsasabi na hindi ganun ka-healthy ang pagma-microwave. Whether pagkain yan or pag-sterilize pa, parang hindi siya ganun ka-okay. So, ako, hindi ko pa ito ginagamit. Ang pinaka-natry ko pa lang talaga is yung with machine pa rin nakasama. Which is ito. Yan pa rin yung na-try ko na gawin. Ang next naman na sulit na binili ko for my baby is this baby bag. Well, actually, gift din pala siya nung baby shower. Ito yung baby bag na, Diyos ko, very common. Madaming mommies na nagdadala nito. Maraming mommies na bumibili ng ganito or mga magulang ito yung dinadala. Kasi backpack siya na pag binuksan mo, sobrang luwang. Ang daming niyang pwedeng mailagay. Tapos, sa harap, yung mga bottles,
Tapos dito sa gilid, lalagyan na ng wipes. At kaya siya may butas na ganito para dito mo na kukunin yung wipes. Hindi mo na kailangan ilabas ng buo. Tapos dito, pwede yung mga milk dispenser. Tapos dito, ang maganda pa sa loob, maraming pocket. At kung iisipin, 1 year and 2 months na yung baby ko. Simula lang pinanganak siya, ginagamit na namin to. At madalas, sobrang puno yung bag namin. Sobrang daming nakalagay. Pero hanggang ngayon, buong-buo pa siya. I mean, madumi lang siya, pero yung zipper niya, hindi pa nasisira. And kung gusto niyo malaman ito, is sa SM ko lang nakita, sa SM baby section, namili lang ako ng mga bag doon, makikita nyo to doon. Ang next na sulit for me na baby items na binili ko, is itong travel-friendly na rubber mat. Okay. So, di ba, alam niyo yung mga common yung malalaki. Meron din akong vlog na pinakita ko yon na nandun. Ito is travel size. Sobrang sakto to sa katawan ng anak ko at sa puwet niya at yung sa ulo. Kumbaga legs lang yung nakalabas. Kasi, sobrang handy. Alam niyo, kahit yung parang small bag ko lang yung dala ko, hindi yung baby backpack, kasha to. At alam mo yun, kahit saan pwede mo siyang madala. This one, parang 129 pesos lang sa SM Department Store. Ang next naman na, ito talaga, hindi to sponsored guys. Sobrang love ko tong diaper na to. As in, sobrang love ko tong diaper na to. At parang isa siya sa mga produkto na underrated or yung mga hindi kilala, pero sobrang sulit. Which is the Happy Diaper Super Dry. Okay guys, may Happy na diaper na Happy lang, color orange ata yung plastic niya. But this one, if you're going to buy this, look for super dry. Ang pinaproblema ko lang dito is hanggang XL lang siya. Pero hindi ko muna siya paproblemahin since ang kasya pa naman sa anak ko itong hanggang XL. So bakit ko siya gusto? Guys, sobrang mura niya. Sobrang sulit. As in, sobrang sulit. Alam niyo, ang dami nagsasabi sa akin ng mga mommy friends ko na lagi daw nagsisale sila Lazada, lagi daw nagsisale sila Shopee, ng mga baby diapers, at sobrang mura daw. So, nitong huli na nagkaroon ng sale sila Lazada ata, tumingin ako, tinry kong i-compute. Lumalabas pa rin na ang per piece ay 8 pesos. Ito guys, hindi naka-sale. Regular price, it's 7 pesos each. Okay guys, alam ko yung mga piso na difference, hindi naman ganun kalaki. Pero syempre, di ba, pag inipon mo yun, pagka, and parang every when ka ba bumibili ng diaper, di ba, sobrang dalas. So syempre, malaki na rin yun. At ito, sobrang okay talaga. Guys, ito ah, ganito siya ka-okay. sobrang passionate ko about sa diaper na to kasi sobrang love ko talaga siya. Hindi nga siya, hindi talaga siya sponsored at sobrang happy ko na na-discover ko siya. Kasi ganito guys, yung anak ko, nag-birthday, first birthday niya, tapos nagpa SM gift registry. So halos lahat ng hiningi ko is Huggies diaper kasi sa SM walang ganitong Happy. Yung SM na store na pwede mag-registry ha, hindi ka naman pwede kasi mag-registry sa grocery, I think. So doon sa baby section ng SM, wala naman kasing ganito. So ang pinili ko is Huggies kasi nga doon okay yung baby ko. So ang pinili ko na rin is yung mga malalaking size, yung 2XL kasi nga walang mas malaki sa XL itong Happy. So bumili ako. So ang dami kong stock, 'di ba? So 'yun ang ginagamit ko ngayon sa baby ko. Pero guys, alam nyo, I'm so disappointed with Huggies. Kasi nagli-leak yung pipi ng anak ko. Alam nyo yun, parang konti pa lang yung laman. Kailangan ko ng palitan just to make sure na hindi siya magli-leak. Alam nyo yun, parang saglit niya palang ginagamit, umihi lang siguro siya ng mga 2 beses o 3 beses. Maya-maya, kailangan ko ng palitan. Kasi parang pag lumampas pa doon, maya-maya, makikita ko, basa na yung sando ng anak ko. Basa na yung jogging pants niya. Ganon siya, and I'm so disappointed. Kasi parang, bakit ganon? Ang ganda pa naman ng brand, okay naman sana siya, ang ganda pa naman ng fit, pero syempre, ang hirap naman, di ba, pag natutulog, pag gabi, biglang makikita mo nag-leak, so kailangan mo pa magpalit ng kobre kama, kailangan mo pa magpalit ng kung ano mo yung natagusan niya. So, kahit na meron pa ako mga Huggies ngayon sa kwarto, bumili pa rin ako nito, which is ito na yung ginagamit ko during sa gabi. Kumbaga para pag natutulog siya, kasi alam nyo guys, kung gano'n to kaganda. Alam nyo ba yung parang akala mo punong-puno na yung diaper ng anak mo, yung parang pwede mo na siyang pigain, tapos ang daming lalabas. Yung sobrang ano na niya, squishy. Hindi pa rin siya nagli-leak. As in, ganun ka okay talaga tong Happy. Kaya, guys, promise, hindi to sponsored, pero super duper duper love this diaper. At ang last na
sulit item na binili ko for my baby is itong stroller na to. So this is the Akiva capsule stroller, which is I think around 7,000 pesos namin nabili. Very sulit na siya guys kasi sobrang liit niya. Kasi guys, ganito, for people who loves to travel, especially kung kayo ay mga magulang na. Ako kasi, kami, sobrang hilig namin mag-travel. At ayoko kasi na may stroller kami na mas malaki. Yung talagang nafo-fold lang, pero malaki. Pero mas matibay yun. Tsaka parang mas mabigat yung weight na pwedeng i-carry ng stroller na yun. Pero, pagka kasi dinala mo siya during travel, kailangan mo siyang i-check-in. At yung brother ko, naka-experience siya na nung chinek-in nila yung stroller na ganun, nasira. Kumbaga, hindi siya na-handle properly. Alam nyo naman sa airport, di ba? Madalas binabalibag yung mga gamit. So, nasira. At ayoko nang ganun, di ba? Na hindi ko makikita kung ano mangyayari. So, bumili kami ng mas portable. Ngayon, may mga iba-ibang types ng portable na stroller. Meron yung isa parang luggage type. So, dapat yun sana yung bibili namin kasi mas mura siya, parang 5,000 lang. Ang problema, masyado pa rin siyang malaki para ilagay mo sa overhead sa aeroplano. So, ito, sobrang sakto at ang ganda ng pagkakagawa, kumbaga. Kasi meron pang isa na mas maliit. Halos same price or a little bit more expensive. Kaso ang problema, yun talaga, as in, super liit. Parang backpack lang. Natitiklop siya na parang backpack. Kaso ang problema, hindi siya ganun ka-sturdy. Yung anak ko kasi medyo mabigat siya. So, nung inupo namin siya, nung tinatry namin sa mall, nung inupo namin siya dun, parang hindi siya komportable, tsaka parang konting galaw. Ano na yung, yung stroller? Parang natatakot ako na baka mamaya, isang upo pa lang, bali na agad yung mga parts. So, itong isa na binili namin, sobrang sakto for my baby. Although hanggang 15 kilos lang yung kaya niya, pero parang sabi naman ng mga nagtitinda doon, syempre pwede namang sinilstock nila ako, 'di ba? Kaya pa naman siya hanggang medyo lumampas ng konti kasi parang yung mga nagtitinda doon inuupuan din nila to show lang. So yun, sobrang sulit niya for me at ilang beses na namin siya nadala sa travel. Alam niyo yun, parang may dala ka lang na backpack din tapos lalagay mo siya sa overhead. At least 'di ba, pagkapababa kayo ng eroplano, pwedeng nakasakay na doon agad yung anak mo at free na kayong gamitin yung iba yung yung kamay niyo, 'di ba, para sa ibang bagay. So sana may nakuha kayo at kung meron pa kayong mga items na feeling niyo sulit din for you at pwede ding magustuhan ng ibang mommies dito, share niyo lang sa baba at i-comment niyo. So sana may natutunan kayo. And kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to like and subscribe to my channel. Also, don't forget to hit the bell button para lagi kayong notified pagka may bago akong upload. Thank you and until my next vlog. Bye!